andito na si Lola Becky para mag-share lang, okay? Marami lang mga dapat ma-share. Unang-una, kumusta kayo? Ano yung iniisip ninyo ngayon? Part 3. Diba sabi ko nga, evaluate natin yung sarili natin. So, gusto ko lang paalala sa inyo, no? Yung nga, 3 months na. Mula ng January, February, tapos ngayon March, matatapos na. Ano na ang na-achieve ninyo? I mean, sa mga New Year's resolution na ginawa ninyo, meron na ba kayong natupad? You know, pinagsisikapan pa rin ba ninyo na gawin yung New Year's resolution ninyo? Na-evaluate nyo ba yung sarili nyo buwan-buwan? Kung kayo ba ay matino? Kayo ba ay madalas pa rin nagkakamali? Yung mga ganon. Hindi tayo perfecto, no? Pero yung maging aware tayo na meron tayong mga maling ginagawa, pwede natin makorek. Papunta tayo doon, pero hindi perfect. Lagi yan, meron yan, madudulas tayo, pero kailangan matuto tayo babangon. Diba? Huwag natin pabayaan ang sitwasyon na hawakan ng buhay natin. Tayo. Tayo dapat ang magkokontrol sa mga sitwasyon. Yun nga, hindi natin e-entertainin ng mga negative na situation, some negative thoughts, negative words, yung mga comments na negative. Kung talagang may karapatan ka na, you know, na hindi ka papayag na tanggapin yung mga negative comments. Ito lang, meron ako sa... Ang point ko lang ganito, no? Katulad sa mga videos na pinapanood natin, ano? Ako talaga, bihira ako mag-comment, pero hindi ako nagko-comment mismo doon. Mag-share lang ako sa mga ka-YouTube para lang, you know, makita ko rin ang ano nila, impression o, you know, anong palagay nila doon sa video na yon. Pero hindi ako papasok doon sa channel na yon para mag-comment sa kanya. Sa akin, konsensya na yun. Konsensya na lang niya yun. Kasi, bago ko talaga maglabas ng video sa YouTube, lalo na, no, mag-iingat tayo eh. Isipin natin yung mga taong manunood na hindi natin sila ma-offend. Kung meron man, kaya nga sinasabi ko, hindi ko nila lahat. Pero sila mismo, kung tina-thumbs down nila ako, meron ibang topic na ayaw nila. Kasi siguro, tinamaan sila. Ano lang ako, no? Hindi, kasi merong sasabi nga sa akin eh, na tama lang yung shiner mo, Lola. Ano yun, magandang topic yun dahil maraming tao talaga na nakakalimot na. Yung mga ganon. Nag-share lang ako. Hindi ako... Honestly, wala akong sinusumbatan dito o wala akong mga taong tinutukoy dito, no? I mean, observation ko yan eh. Dinaanan ko rin yung iba na hanggat mare yung tinuro sa akin ng Diyos, eh may share ko din na kasi may pinagbago ang Diyos sa may binago ang Diyos sa buhay ko. Kaya medyo tumino ako. Hindi eh. Sa totoo lang, yung kabataan mo, marami kang, meron, hindi lahat ha, hindi lahat. Ito lang sinasabi ko, hindi lahat. Merong mga kabataan na hindi pa mature eh. Unang-una, maraming dahilan kung bakit hindi sila naging maayos. Pwedeng galing sa magulang na hindi natutong maggabay ng maayos, you know. May nakikitang hindi maganda sa mga kamag-anakan na napupulot din ng unconsciously, maiisip nila pa rin yun eh. Sa utak nila kasi nakita nila eh. Di ba? Ako, hindi ko na iisipin ng magulang ko o mga kamag-anakan ko. Kumbaga, nangyari, tapos na yun. Move on na ako. Ayoko mag-isip na ng negative sa mga kamag-anakan ko para ano. Ang ginagawa kasi ng iba, naninisip pa sila eh.
hindi ko dahilan, hindi ko kasalanan yon kasi hindi ako pinalaki maayos. Hindi, hindi. Una, matanda ka na. Matanda ka na, alam mo na merong mga pagkukulang, matuto tayong mag-move on. Meron na tayong natutunan na matino, yun ang i-apply na natin. Huwag na natin tignan yung nakaraan kasi yung nakaraan hindi na makakabuti sa iyo yun eh. Lalo lang hindi gaganda ang buhay mo. Yan ha, mga example ko. Ako sa akin, merong purpose ng Panginoon kung bakit pinahintulutan yung mangyari yun. Kasi kakapulutan ko ng aral eh. Na hindi ko na uulitin at maishashare ko. Kaya siguro ako nandito sa YouTube para mag-share lang. Wala akong pipintasan. Kasi parang awareness, you know, paalala. Ito lang, kahit ako may mga anak ako, kailangan ko din maturuan ng maayos ang mga anak ko. Kaya nung maliit pa lang sila, talagang higpit talaga ako. Mahigpit ako sa kanila. Pero, yung paghihigpit ko, may magandang paliwanag kung bakit. Kailangan tayong mga magulang, kung gusto natin higpitan ang ating mga anak, i-explain ninyo ng maayos, na hindi yung pagagalitan nyo na lang, sisigawan nyo na lang, yung mga naputol eh, awan ko, minsan may diferensya eh, I don't know. Anyway, tuloy ko lang. Ako, sabi ko nga, ako mahigpit talaga ako, strict ako talaga sa mga anak ko. Talagang mahigpit na sinisiguro ko na naiintindihan nila ako. Na natutuwa naman ako kasi itong matanda na sila, talagang nagpapasalamat sila sa akin na nagabayan ko sila. You know, yung minsan sasabihin, ma'am, tama pala yung sinabi mo. Buti na lang nakikinig kami sa'yo. Ang sarap pakinggan na nakikinig ang anak mo sa'yo. Yung kahit na malayo ko, naiisip nila yung mga sinasabi ko. Kasi alam nila, para sa kabutihan nila yun. Naiyak ako kasi marami ako nakitang bata na naliligaw ng landas dahil napabayaan ng magulang. Yung nanay, puro madyong. Yung tatay, ng bababae. Yung mga nakakalungkot, sa totoo lang, nalulungkot ako. Eh, yung mga anak natin, importante sila sa atin. Kailangan natin silang alagaan para yung ligtas sila. Safe sila, hindi sila mapapasama, hindi sila mapapariwara. Gabi hugot. Hindi, marami ako talagang gustong ma-share ngayon. Ano. Medyo mahaba siguro to ng konti. Hindi masyado, pero gusto ko lang, number one, gusto ko lang ma-mention yung mga anak natin. Mga anak, mga apo, yung mga anak na madalas ngayon nasa bahay lang, kasi ito nga, di ba, pandemic, kasi may nabalitaan na naman kami dito sa balita na yung bata na naman, kasi nga online, may kausap na, naging kaibigan, yung ganun, tapos di alam ng magulang kasi siyempre nagtatrabaho sila dito sa Amerika, pareho magulang nagtatrabaho talaga. Siyempre, pagka yung mga bata naiwan na, wala na silang magawa. Minsan naiinip na sila kung anong ginagawa nila eh. Kung wala silang mga kailangan gawin para sa school, nakakapasok na sila sa ibang mga marami. Meron dito yung mga game rooms na sinasabi. Tapos nakipagkaibigan yung anak mo doon. Hindi nila alam na merong delikadong ano yun, delikadong resulta na dapat sa mga game rooms na yan. Gusto ko lang explain to, ano, kasi dyan nagkakaroon ng problema. Gawa nga nitong bata na naman na namatay. Dahil nga yan, mahilig maglaro ng games. Na yung magulang, kasi nga alam na pandemic,
naiinip, di pinayagan na wala man lang sila sinasabi, mag-ingat ka or something, you know, I don't know, pero yung bata, hanggang sa nakabuo na siya ng relationship doon sa kaibigan niya sa kabilang mundo, na hindi niya alam na yung mundong yun, eh, impyerno, you know, nabigyan namang droga. Ang nangyari dyan, inalam yung address. Sinabi ng bata kung saan siya nakatira kasi hindi nga siya pwede makalabas ng bahay eh. Sinabi ng bata kung saan siya nakatira. Drop off lang, yung parang ganun. Drop off mo lang. Di niya alam na yung binigay sa kanya droga, akala niya makakatulong sa kanya. Kasi may way sila makumbinsi ka eh. Makumbinsi yung bata na sinabi para daw maging matalino. Yung parang ganun. Yung mga ganun, ay nako. Natatakot ako sa ganyan eh. Kasi walang kamuwang-muwang yung bata na mamamatay sa. You know, kasi yan ang uso eh. Yan ang mga ano nangyayari ngayon. Nasa online. Mga social media na sabi ko nga mga bata, maawa naman kayo sa sarili ninyo. Yung sarili ninyo, isipin ninyo. Huwag ninyo isusubo yung sarili ninyo sa mga taong hindi ninyo kilala. Yung mga nasa likod ng mga game room na yan na makikilala mo, it's either mga criminal yan, nagpapasa ng droga. Huwag kayo maniniwala sa kanila, hindi sila totoo. Yun nga, yung bata namatay na naman dahil meron na naman bata na namatay dahil sa kaka-online. Mga games, yung mga ganon. Pagdating ng mga magulang na galing sa trabaho, pagod na pagod din sila. Siyempre, maisip naman ninyo yan, mga anak, mga apo. Mahirap magtrabaho ng pandemic. Hindi nyo lang alam, kailangan todo ingat pa sila dahil baka nga magkasakit sila. Huwag naman ninyo sirain ang kalooban ng magulang din ninyo. Lalo na yung sarili ninyo. Iwasan ninyo yung mga kaibigan na ganyan. Hanggat maaari, huwag kayo maghipagkaibigan sa social media na hindi nyo talaga yan kilala. Ikamamatay ninyo. Diyos ko. Nanawa lang ako kasi yung magulang talagang iyak sila ng iyak. Eh, wala na eh. Puro ganyan, nangyayari, puro, eh kasi dito naman sa Amerika, bihira yung maraming anak. Madalas, isa lang talaga, o dalawa lang, ganyan. Eh yun, talaga rin, nag-iisa. Katulad din nung nauna na namatay, ito nga eh, malamang, ano, yung anak nga nung, yung apo ni Lola, kasi, nagkaroon din ng problema yun eh. Wala din silang kamalay-malay, babae pa yun. Na, nabalitaan na lang nila na patay na. Tapos lumipad yung tatay. Pumunta pa. Kasi ibang state yun nakatira. Eh wala naman siyang control doon dahil pinapa lipat yata sa kanya. Eh syempre may buhay na siya doon. May kaibigan na siya doon. Eh parang inuunawa ng magulang. Pero meron pa rin siyang tinago sa magulang niya. Hindi niya sinabi. Kaya yun, nabalitaan na lang, napatay na. Yan, di alam ni Lola yun, na namatay na yung apo niyang yun. Bunsong anak yun. You know, ay, hindi ako pwede magbangit ng mga pangalan. But anyway, ito lang mga nakakalungkot na mga pangyayari sa mundo. Huwag naman ninyong papayagan ng mga anak ninyo mabibiktima. Kailangan tutukan din ninyong mga anak ninyo. Hindi lang yung naghahabol kayo para magkaroon ng pera. Maging kontento muna kayo kung anong meron. Pero yung mga bata, huwag niyong pababayaan. Nakakalungkot. Kasi wala nang tumututok sa mga bata dahil gusto nyo kumita lang ng pera. Hindi ba pwedeng magbawas kayo ng oras sa mga anak para lang sa anak ninyo? You know, kasi iba-iba nangyayari ngayon dito sa mundo. Ako concern ako talaga sa mga bata. Meron ako mga pamangkin na
mga bata pa sa mga anak ko, yung mga anak ng kaibigan ko rin, may mga bata, talagang makikita mo na wala silang kalaban-laban. Tapos, pinagsasamantala ng tao. Dito, isa pa dito, meron ng mga hate crime na yan na mga, you know, mga Asian ang inaano nila, inaatake nila. Sa parlor ng isang Asian parlor, no? Kasi dito, mga kanya-kanya, mga Korean yata yun. Merong pinagbabaril yata doon. Dami namatay. Mga Korean yata ang mostly na tinamaan. Hindi ko talaga maintindihan. Kaya nga sabi ko nga, ako wala akong ginagawang masama, pero bakit papatayin? Yan, mag-isip tayo mga anak, mga apo. Kaya huwag tayong mai-involve kahit kanino, lalo na hindi natin kilala. Yung meron pa isang kaso dito na hindi niya alam na ibubuli pala siya. Nakipagkaibigan, kala mo okay sila, friends sila, body-body. Bandang uli, binubuli na pala siya. Hindi niya naintindihan na binubuli siya. Kasi wala siyang kaibigan kundi yon dahil yung magulang ng trabaho. Hindi niya sinasabi sa magulang niya na gano'n na nangyayari hanggang sa isang araw. Ayaw na lumabas ng kwarto. I don't know kung nangyayari, pero yung mga gano'n na maalarma naman kayo na mga anak ninyo talaga bigyan ninyo ng atensyon, ng panahon. Kailangan ng mga anak natin ng tamang gabay, ng magulang mas maganda. Huwag niyo ipapaubaya sa iba, sa mga kapatid, sa mga... Hindi ko to nilalahat ha, kasi meron isang kaso na naman din ako nadaanan. Yung bata, 2 years old, siraulong tiyo na sinasabing security guard na naturingan. Aba eh, 2 years old, pinagsasampal daw, pinagpapapalo. Ang dami pati yung, pati ultimo private part ng bata, pinaglaruan. Yung sinasaktan lang, hindi ginalaw na, para na rin ganun yun eh. Minulestya, hindi. Ewan ko bakit, ano ba itong ginagawa ninyo ng mga kalaswaan sa mga bata? Bakit yung bata ang binibiktima ninyo? Wala kasi kayong alam eh. Ibig sabihin, hindi nyo kaya yung iba eh. Yung malalaki na, yung may edad na. Kasi lalaban sila. Yung bata, gusto nyo kasi walang kalaban-laban. Gusto nyo molestyahin. Gusto ninyong pahirapan. Kasi hindi papalag yung bata. Gusto nyo yung sadista kayo na papaiyakin ninyo habang sinasaktan ninyo. Ano ba kayo? Oh my God. Yung isipin na lang natin yan. Nahihirapan ang kalooban ko. Sa totoo lang, nalulungkot ako. Kung bakit ganyan, maraming mga masasamang tao ng mga bata pa na walang kalaban-laban. Magkaroon tayo ng magandang plano para sa mga anak natin. Ngayon, sa bandang huli, hindi tayo magsisisi na nagkulang tayo. Pangalawa, paliwanag ninyo ng mabuti sa mga anak ninyo kung bakit ninyo sila pinagbabawalan in a nice way. Magbigay kayo ng mga example. Marami kayo naririnig ng mga example dyan. Yun, di ba, kay Rafi Tulfo, maraming cases na nangyari sa mga kabataan. Pwede nyo gamiting example yun. Ayaw kong mangyari sa iyo yan, anak. Excuse me. Umiyak na ako talaga. Hindi, nalulungkot lang ako. Apektuhan ako talaga. Sana ako si Superwoman para lipulin ko yung mga utak damo. Oh my God. Yung, kasi iniisip ko lang, bakit ang tao ganun kasama mag-isip? Hindi ba nila nararamdaman na kinikilabutan sila? Pag nag-iisip sila ng masama o gumagawa sila ng masama. Oh well, mga anak, mga apo, ito na nga.
evaluate natin ang sarili natin, hindi lang yung sarili natin na kung paano ba tayong magulang sa mga anak natin, kung paano natin ginagabayan ng mga anak natin. Tsaka yun nga yung pera na hindi tayo mapag-asam, na hanggat kaya natin mag-survive sa simpleng paraan, gawin natin na hindi natin mapapabayaan ng mga anak natin dahil sa mapag-asam tayo. Yung mga ganon, priority, may bahay na tinitirahan, nakakakain 3 beses, nakakabayad kuryente, tubig. Yung mga, huwag muna kayo mag-isip ng bili-bili. Tutukan muna ninyo din ang mga anak ninyo. Lalo na yung mga nasa high school. Medyo delikado yan. Malaki na yung mga batang yan. Minsan, na sila sa palabas eh. Napapagaya. Entertainment lang yun. Kasiyahan lang yun. Huwag natin gamitin, gagayahin natin. Hindi tayo para dun. Makita lang natin maganda sila, magsayaw, masaya, yung ganun, kumakanta. Pero gagayahin, hindi. Huwag tayong gagaya. May sarili tayong itsura na kailangan alagaan natin, pasalamatan natin ng Diyos. So anyway, evaluate natin ang sarili natin. Kailangan check nyo lagi ang sarili nyo kung tama na nga ba ang ginagawa nyo. Kung nagkakamali kayo. Nakakasira kayo ng loob ng kapwa. Kaya nga, manalangin tayo. 1-minute prayer. Sa umaga, sa gabi. Kahit maiksi lang, 1 minute. Kasi pag nasanay ka na everyday na nagpe-pray ka kahit na 1 minute, hanapin mong pakikipag-usap sa Diyos. Kasi mas maganda yung nakikipag-usap ka sa Diyos eh. Kahit na hindi ka pa niya sinasagot, lilinisin niya yung isip mo talaga. Kasi alam mo may Diyos. Alam mo nagagabayan ka ng Diyos. Huwag mong pabayaan ang sarili mo na mapupunta ka sa masama. Kahit na sinong kaibigan, best friend pa man yan. Kahit na sinong best friend, yayain ka sa isang hindi maganda, explore tayo. Huwag kang sasama. Manindigan ka. Ayaw mong gumawa ng masama. Ayaw mong mapasama. Ayaw mong magkaroon ng problema. Ayaw mong masira ang buhay mo. Ayaw mong masaktan ka. Maraming pwedeng mangyari. Pwede ka rin mamatay. Paano na? Wala na, hindi mo na makikita ang pagpapala ng Diyos. Kung papabayaan mo sarili mo na mai-influence ka ng masama. Kaya mga anak, mga apo, sabi ko nga sa inyo, social media, pangkasiyahan na lang yan. Pero huwag kayong magsiseryoso, makikipagkaibigan dyan. Dahil hindi nyo alam ko nung klaseng tao yung mga yan. Anyway, masyado kong apektado dyan eh. Kasi nag-worry lang ako sa mga bata na palagi akong may naririnig na bata pa namatay. Hey, you know I love you, right? Yes, I do. I love you, 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 you. I hope this put a smile on your face, 'cause somebody loves you. Mwah! Pinuputol ako eh. Maiksi na, mahaba daw yata, I don't know. So anyway, mga anak, mga po, sabi ko nga, be kind to one another, be a blessing to one another. Ingatan natin ang buhay natin. Merong magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya kailangan manalig tayo ng gusto sa Kanya. Say a prayer. 1-minute prayer lang, umaga at gabi. Mag-sorry tayo sa Panginoon sa mga kapalpakan na nagawa natin. Magpasalamat tayo na nandyan siya, na hindi tayo pinababayaan. Nabigyan tayo ng karunungan at kalakasan at laban. Laban na hindi tayo magpapatalo sa kasamaan. Mananalo tayo. Hindi tayo mapaapekto ng kahit anong masamang nangyayari sa mundo dahil ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Okay, next time na lang. Ayaw na nitong telepono kong pabahay ng video ko eh. God bless at mag-ingat kayo.
Be safe. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Teki, ang aking besti. Lola Teki, maaasahan siya. Lola Teki, boka na at chika lang. Lola Teki.